So nandito ngayon tayo sa iTech, i-build nila yung PC ko. Let's go. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground and it go off. Yeah, hit the ground and it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground and it go off. Yeah, hit the ground and it go off. Yeah, yeah, run it, run it. Ooh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah. So nag-decide ako mag-upgrade ng PC kasi heavy processing na yung mga ginagamit ko. At tulad ngayon, kailangan ako mag-shoot sa 10-bit. Yung mga camera ko kasi nag-upgrade na rin ako into A7S3 which is meron siyang 10-bit color system tsaka SLAN3. So dahil sa mabagal yung computer kong napakatagal na, which is Core i7 Gen 3 pa, hindi niya kaya mag-cater ng SLAN3 color profile. Kasi ito sa mga dahilan kung bakit ako nag-upgrade ng PC. And also, isa pa sa mga dahilan kung bakit din ako nag-upgrade is mag-aaral ako mag Unreal Engine 5. Think it's my year, yeah. Yeah, I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem damn bad. Gotta keep on sugar, ran through everything. Okay, so yung power supply of choice ko is si Sonic. So tinanong niya ako kung bakit si Sonic yung ano. Si Sonic kasi sir, ano, focus talaga sa isang produkto, which is power supply. So mas natututukan talaga nila kung paano nila mabibigyan ng quality. Yung detail, attention yes, to detail. Mm-hmm. Oh. Kaysa naman kung marami kang produkto na nagagawa, bali hindi sila nakatuon sa isang ano, sa isang item. So, kaya sila number one, no? Mm-hmm, tama po. Front of me, my smoke been heavy, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get an NFT to get them when they're hand and crypto. Learn how to fix that, I don't really hold out the books, but I'ma learn how to. And ano, may nakita ko mga benchmark against Ryzen, pero trusted ko na ang Intel and also Asus eh. So for the longest time, I've been a loyal user of that brand. Kaya yun, hanggang ngayon, Asus and Intel pa rin. Baka naman! These days some opportunities, another come a little pay attention. So no, I can't miss that moving. MVP, I got the record, I might have to throw some. Big jumper worthy, they gon' have to retire my jersey. So pag-usapan naman natin ang specs. Unahin natin ang motherboard. Motherboard is a Asus ROG Strix Z690F gaming Wi-Fi. Pinili ko yung Strix dahil wala lang. Gusto ko lang Strix. Walang kwenta. Siguro yun lang kasi yung available dun sa store and nireview ko naman yung specs niya. Okay man siya. So next part is the processor. I chose Core i9 by Intel. It's a 13K processor with a 3.0 gigahertz processing power. Kagaya ng sinabi ko nina, I've been an Intel boy since noon pa, kaya hindi na ako nagdalawang isip. Kahit sabihin natin mabilis yung Ryzen, pero when it comes to video processing, I trust Intel a lot. So next part is the memory. Memory is Kingston Fury DDR5 6400. So total of 4 modules siya, which is 64GB in total. So 16, 16, 16, 16. So apat na 16 modules. So ang pinili kong power supply para sa aking computer ay yung Seasonic Prime 1000 watts. So ang reason niyan is since ang number 1 ng Sonic pagdating sa power supply, and siyempre expensive yung mga parts ng nasa loob ng aking CPU, ay kailangan kong protektahan yung power surge, no? So bago pa umakyat yung kuryente sa loob, ay kailangan kaya na ng power supply. So next, ang cooling system of choice ko is the Asus Ryujin 2 360 ARGB. And nakita ko astig naman siya, tapos gusto ko yung mga LED niya na lumalabas-labas yan sa screen. Kaya sabi ko, sige, okay na to. So yung case of choice ko naman mga papi is the TUF by Asus GT501 case. Nagustuhan ko siya dahil isa siyang mid-tower type na CPU case. And kasya naman lahat ng mga components na nilagay ko. So next naman guys ay ang storage. So ang storage of choice ko, syempre Kingston for my NVMe M.2. So meron akong apat na slot dyan. So ginamit ko yung lahat ng slot na available sa board. Yun din pala yung kagandahan ng motherboard. So apat yung kanyang NVMe M.2. So lahat ng slot dyan sa board, ilagyan ko ng NVMe NV2 Kingston storage. So yung second type of storage natin, so nag-invest tayo sa Samsung Evo 4TB. Dahil yung mga video na nakuha ko from the camera itself ay sobrang lalaki. Like 4K video is 64GB halos yung 30 minutes to 1 hour. So kailangan ko ng napakalaking storage dito sa internal. So yun, total storage ng aking computer right now, I think it's 16TB. So tatlong 4TB na SSD and also apat na 1TB NVMe.2.
also, last but not the least, ang ating video card. So, ang ating GPU of choice is ASUS Strix 4080 RTX, no? So, nag-decide ako mag-RTX dahil sa kailangan ko ng processing power ng rendering, especially. So, kailangan kong bumili sa rendering and also sa pagpaprocess, sa pag-i-edit, kailangan mabilis. Yung computer kasi na nandito sa likod ay ginagamit ko yan sa lahat ng bagay. So, from mixing and mastering, nandyan syempre yung pagluload ng mga plugins. Kailangan ko ng full power, no? So, ma-unleash ko yung full power. So, lahat ng plugins is nasa high settings para super crystal clear. Lahat ng quality. And also, lahat ng videos natin, no? Na kailangan 4K na. Tapos syempre ginagamit ko rin yan pang game. So may mga games tayo dyan sa loob na high utility usage games like Elden Ring at marami pang iba. Oh, by the way, bago ko makalimutan, yung monitors ko ay yung dati ko pa rin. Matagal na monitor yan, siguro mga 5 years na hindi ko pa pinapalitan dahil sa ngayon okay pa ako dyan, nakagawa pa ako ng maraming bagay, kaya okay pa siya. Also, ang gamit kong headset, mga papi, ay ito. This is a SteelSeries, no? Arctix 1. So, gustong-gusto ko yung quality nitong headset na to dahil high definition siya at saka isa pa sa mga wireless siya, no? Natatanggal din yung kanyang, ano, yung kanyang microphone. Natatanggal, no? At naikakabit katulad nito. So, ito yung gamit ko na headset. Arctix 1. SteelSeries. Arctix 1. Kung mali ako ng bigas, pasensya na. And also mga papi, nag-add din ako ng isang controller. So para naman maging matindihan ang ating gaming, after natin magtrabaho ay nag-add ako ng Xbox wireless controller. Hindi ko i-recommend itong Xbox wireless controller sa inyo. Sayang pera ko dito kasi lagi siya nag-disconnect, no? Huwag kayong bibili ng controller nito dahil mauubos lang ang oras nyo kakakonnect. Kasi imbis naglalaro na kayo, hindi kayo makakonnect. Pero okay din siya kapag ka-wired. So meron siyang slot ng wired dito, no? Pwede mo siyang lagyan ng USB-C. Okay siya mga. Okay siya pag wired, pero pag wireless hindi. So dito, ito ay Xbox One controller. So isa pa sa mga hidden specs, no? Ito, nabili ko lang din to sa kaibigan ko. This is a Stream Deck XL. So nag-decide ako mag-invest sa Stream Deck XL kasi kailangan ko yan pag nagda-live stream o kaya pag may ginagawa ako mga presentation, like pag magtuturo ako ng mixing and mastering, nagla-live ako. So napapadali niyo yung buhay ko. So isang pindot lang, nandiyan na lahat, no? So yun mga chong, kung nakaabot kayo sa part ng video na to, eh maraming salamat. Please don't forget to like and subscribe, comment down below kung may katanungan ka, and also ring that bell notification icon para ma-notify ka sa bawat upload ko. Do bihira na ako mag-upload ngayon kasi wala lang. So again, this is your boy Manu. Mag-ingat kayo palagi and see you on the next video. Let's go. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this